Bulgar boses tumasa, bulgar mata ng bayan, inyong sandigan sa katotohanan. Pinagpipiestahan po ngayon sa social media dahil po dito sa pasabog o pag-amin po ni Angelica Panganiban tungkol sa isang one-night stand experience niya sa kanyang Tinder date na naganap abroad. Yan pong experience na to ay sinabi niya through a podcast with her friends na sina Direk Tonet Hadaone and Direk JP Habak. Yung iba, iniisip po ngayon na baka naman promo lang yan nung bagong show ni Angelica Panganiban. Naloka akech kahit na alam kong isa si Angelica Panganiban sa mga palaban pagdating sa mga ganyang usapan. Parang ngayon na nakita ko yung ibang side ni Angelica na ikinukwento niya na yung isang nakadate niya ay hindi niya kinaya dahil sa pagiging sobrang dax. At doon nga po sa kanyang kwento ay paulit-ulit na binanggit ni Angelica yung pagiging dax ng toot. Ayan, alam niyo na, di ba? Hindi na masabi ni Ateng, di ba ako sa Angelica Panganiban. Ikinaloka daw niya dahil nga one time nakipag-date daw siya at habang nandun na sila sa hotel, hinabol siya dahil tinakbuhan niya yung ikinagulat niyang super dax na kadate niya. What the fuck? Nung tinanong siya nung isang listener siguro ng podcast kung naipasok, bakit yung naipasok ba? Diyos ko Lord, sabi nga po ni Angelica, 1/4 lang. Oh, nako, may mga ganyan. Pero kung mapapakinggan niyo po yung podcast interview ni Angelica, talagang ikalaloka niyo kasi parang hindi niyo iisipin na kaya palang sabihin, kayang ibulgar ni Angelica even yung kanyang sex life. Diba? Kaya po, nung nai-upload nga po siya sa social media, grabe din yung mga reactions ng mga netizens. Of course, merong mga sumusuport na kay Angelica na parang sinasabing huwag na tayong magpaka-ipokrita. Totoo namang nangyayari yan. Nakakatuwa lang na masyado siyang open, inilalabas niya yung ganyan. Bilang tayong mga Pilipino ay conservative talaga, di ba? May mga reactions pa rin na kailangan pa bang pag-usapan in public yung mga ganitong dapat ay private na lang na pinag-uusapan. Most especially, isang babaeng nagkukwento, di ba? Siguro nga, ordinary people na nagkukwento ng ganito, parang ikaloloka mo na. What more, Angelica Panganiban na isang artista. Kumbaga, yung pagiging sobrang totoo niya ay parang lumagpas na dun sa limit na inaasahan. So, artista nga siya, di ba? Pinuprotektahan ng kanyang image. Pero bakit may ganito, di ba? Kaya yung iba iniisip, baka naman nga promo lang yan sa show, kaya napaka-open yan. Baka nang para lang pag-usapan yung show niya, pero hindi naman talaga nangyayari. Pero to think na may boyfriend si Angelica Panganiban ngayon, to think na may family yung boyfriend niya, to think na may family siya, ano kaya ang reaksyon ng mga taong nakapalibot sa kanya, nagmamahal sa kanya? Of course, tanggap nila si Angelica bilang ganyan. Nakakatuwa naman talaga siya yung pagiging open niya. Pero sana man lang, kahit papano, mapangalagaan natin yung morality natin. Hindi naman sa nagmamalinis tayo. Kaya lang, meron naman talagang mga bagay na kailangang tinatago pa rin natin sa sarili natin. At meron namang yung pwedeng i-share, diba? Sa panahon ngayon, ang dami-daming ang nare-rape, ang dami-daming namumolest siya. Kapag ganyan na victim shaming pa, di ba, na sinasabing, eh kasi na ba kayong mga babae, kayo yung nagpapakita ng motibo, ganyan-ganyan. So sana, iangat natin, tayong mga kababaihan, iangat natin yung ganong level natin at yung thinking na kumbaga wag nating hayaang tayo yung sumira sa ating pagkatao at para maging mababa yung tingin sa atin ng ibang tao, di ba? Vulgar boses tumasa.